sa mga palangga, welcome back sa aking YouTube channel. Medyo matagal na naman ako hindi nakapag-vlog dahil marami tayong mga inuuna bilang nanay, di ba? For this video, first time ko itong gawin. Ito ang reaction video sa isa sa mga trending na kanta sa TikTok na sobrang daming nakarelate and sobrang maraming na-touch na mga puso sa kantang ito ng SB19 na ang title is Mapa. So without further ado, tara na. Mama, kumusta na Dina? Tayo laging nakikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami nauna. Pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y naiibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala. So, yun pala, yun sa first verse. It's all about selfless mother na mas inuuna yung kapakanan ng kanyang anak kaysa sa sarili. Yun naman talaga yung katangian ng nanay, di ba? Lahat gagawin para sa kanyang mga anak. So, proceed tayo. Dito sa second verse is about naman sa papa na sobrang nakarelate ako kasi yung tipo na namin magkakapatid, ako yung malayo sa family ko, si tatay ko malayo din. So, dito sa second stanza, sa second verse, is yung mga pangaral ng tatay, na kahit magkalayo man is, pangahawakan mo yun, yun yung magsisilbing gabay mo paglaki, yung pangaral ng tatay mo, na kahit saan ka dalhin, yun yung foundation na binuo ng tatay mo, nung maliit ka pa. So, proceed tayo. Yeah.
yung dun sa verse na yun. Alam mo yung, okay na, mama, papa, tatay, nanay, okay na. Alam mo yung, dahil matatanda na sila. Pahinga na kayo, ako naman. Ako naman yung magre-raise sa inyo. Ako naman yung magsusukli sa lahat ng sakripisyo na ibinigay nyo sa buhay namin na maliit pa kami. Hanggang sa ngayon, okay na. Ako naman ang bahala sa inyo. Dun sa verse naman na yun, sinasabi na kahit saan man daw siya dalhin ng kanyang pagtanda, ng paglaki niya, is yung way ng pagpapalaki, ng pagmamahal, ng guidance, ng magulang. Yun yung pangahawakan niya. At yun ang dadalhin niya hanggang sa paglaki. Kung ano man yung way ng pagpapalaki sa kanya, sa lahat ng sakripisyo, yun din ang dadalhin niya paglaki. Sa part na to, ang ganda ng boses, ng tone, ng kumanta nito dito na part. Tapos nag-change key. Ang galing. Ang galing-galing ng kumanta niya. Habis pa sa habis ang ginagawa na may tatay. Ha-tara-tara, ha-tara-tara, ha-tara-tara-tara. Ha-tara-tara, ha-tara-tara, ha-tara-tara. So, ayun. Sobrang na-touch ako bilang anak sa message ng kantang to. So, ang reason talaga kung bakit ako nag-vlog is para sa family ko, para sa nanay, sa tatay ko, para sa mga anak ko. Kasi, unang-una gusto ko talaga na for the future ng mga anak ko, lalo na sa tatay ko, na malayo sa amin, na gusto ko, darating man yung araw, na sa pagtanda niya, is kasama niya kami. Ayoko yung malayo siya sa amin. Kasi hindi habang buhay, kasama natin yung magulang natin. At gusto ko makabawi sa lahat ng sakripisyo ng nanay ko at ng tatay ko. Alam ko, nadarating din yung araw na kabawi, makakabawi din ako sa kanila. So, yan, masyado nang mahaba itong vlog ko at masyado na akong emotional. So, tatapusin ko na po itong aking vlog. So, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, click mo na po ang subscribe button and hit the notification bell
para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploaded videos. And suggest mo kayo ng mga content na gagawin ko para sa inyo. Diyan po sa comment section. So, maraming salamat po sa inyong panonood. That's it. Thank you and God bless. Bye-bye!